PD sir, magandang hapon po sir. Magandang hapon po sa inyo, Sir Nick. Magandang hapon din sa mga iyong tigapanood. Sir, kukumustahin po natin, sir, ang pagpapatupad sa ating kapulisan, sa, especially po sa level nyo sa probinsya ng Sulu, in term po sa pag-implement ng ating government sa enhanced community quarantine. Doing good naman ang ano natin. Ang point kasi natin dito is to prevent the entry of COVID-19 dito sa ating probinsya. And as of now naman, alam ko namang alam na ng sambayanan yan na meron isa lang sa atin nag-positive na kaso ng COVID-19. He is patient number 4 and he was buried on April 19 following strictly the guidance and protocols persons who died of disease. Pero kahit ganun sir, nasa low risk pa rin tayo sir. According to the internal agency task, member tayo ng low risk provinces. Sir, kumusta po in ano sir, yung pagpapatupad niyo po sa ating kapulisan entire province of Sulu? So nakikita natin sir, even na oobserbahan wala pong mga negativity na lumalabas sa ating mga kapulisan sa pag-i-implement nila po sa pagharang sa ating mga kababayan para hindi sila para magkaroon ng social distancing at maiwasan natin ang pagdami ng tao sa especially sa downtown ng Hulo. We have getting support from the local government. We have also been soliciting the support of the community na ayaw nga natin mag-spread ang ano dito, ang COVID-19. So, tinask natin talaga yung kapulisan natin, not only na bantayan ang control points natin, bantayan ang mga places of convergence natin para ma-observe natin yung mga social distancing measures, but also to recruit yung mga relatives nila, yung mga family nila, mga neighbors nila na sila mismo ay mag-observe din. Regarding sir sa ating mga kapulisan, medyo mahinahon po ang kanilang pagpapatupad sa enhanced community quarantine sa Sulu kasi nakikita natin wala naman mga civilian, kababayan natin nagre-reklamos na pag-i-implement ng ating kapulisan. Ano po yung mga guidelines na mula sa inyo para mapatupad ito ng husto at saka hindi magsamantala po ang ating mga kapulisan regarding sa pag-implement ng ECQ? We have always been directing our police personnel to always observe the PNP-POP or the operational procedures of the PNP and base their policing on human rights. So dapat naka-aangkla palagi yan sa human rights-based policing. Kasi ang gusto natin dito is kunin natin yung support ng community. Once na gumawa tayo ng kabulastugan or katarantaduhan against our constituents, against the people of Sulu, syempre baka maka-away natin sila. So ang gusto kasi natin is to gain their support. Means na hindi naman sila na-abuso or na-aagrabiyado. Sir, kumusta po yung ating percentage regarding sa crime rate before sir sa ECQ at naging nagka-ECQ ngayon? Actually, Sir Nick, that is a misnomer. Hindi totoo yan na ang Hulo is isa sa mga problematic areas natin sa peace and order. I have been assigned with bar for a time already at naobserbahan ko naman nung nasa regional headquarters ako na mababa ang crime rate natin. But for the period, itong pinag-uusapan natin, itong time ng ECQ, we are very proud to inform you na compared to other periods, same periods, last year and preceding the ECQ, bumaba po tayo ng 50%. Ang crime volume natin. So mataas po talaga ang ibinaba. Nakatulong din yung yung pagpapatupad natin ng ECQ. ECQ, sir. Or GCQ. Oo. That's entire province of Sulu na, sir. Opo. Sir, meron pa tayong ilang araw na lang, sir, bago magtatapos ang ECQ or GCQ ng probinsya ng Sulu. Ano pa po yung mga dapat nyo i-implement or i-implement nyo po sa nalalapit na pagtatapos nito? Of course, pa rin yan, going to the new normal na tayo. As we all know, ang new normal na po natin ngayon, habang wala pang vaccine or gamot sa COVID-19, is i-implement pa rin natin yung mga ini-implement natin ngayon, kagaya ng social distancing, the compulsory wearing or mandatory wearing of face mask basta lumabas tayo ng residences natin. And of course, yung frequent hand washing and taking a bath every time na umuwi tayo ng mga bahay natin. We will be helping in information drives
para sa ating mga constituents, and i-enforce pa rin natin social distancing and compulsory or mandatory wearing of masks. Sir, mensahe na lang natin sa ating kapulisan at sa ating mga kababayan na sumunod muna sa batas. Anyway, hindi naman ito para sa atin lang, kundi para sa ating lahat. Kabutihan ng lahat at makaiwas sa COVID-19. Sa ating mga kapulisan, I'm very proud of our policemen because during the last rating period, nanguna po ang Sulu PPO. We have topped the rating of the different provinces in probar. Ang hiling ko lang sa atin, kagaya ng palagi kong sinasabi dito, is magtrabaho tayo na inaalala natin yung responsibility natin, not only as PNP personnel, but being Sulu as our province. Mm-hmm. At yung mga taong nakatira dito is our family, our relatives, and neighbor. So, tulungan natin para hindi makapasok ang COVID dito, hindi tayo magkaroon ng krimen, kung hindi naman tulungan natin na masolve ang krimen o mawala na ang krimen para mawala na rin yung mga bansag sa atin na marami daw tayong terrorist at mapaangat na natin ang kabuhayan ng mga fellow Suluans natin. Sa atin naman pong mga civilians, sa ating community, magtulungan po tayo, hindi po para sa amin ang ginagawa namin, pagpapatupad ng ECQ and GCQ protocols and rules and regulations, hindi po para sa kapulisan yan. Para po sa inyo yan, para po sa community natin na hindi tayo magkahawa-hawa ng sakit, hindi tayo mapasukan ng sakit na COVID-19.